Okay, so nandito na tayo sa third lesson natin, which is the transformation of energy. At maikli lang naman tong topic natin compare sa two previous lesson natin. And then, in terms of transformation of energy, it exhibits, no, yung mga lesson, yung mga concepts na ito regarding dun sa mga natutunan natin nung tayo grade 8 pa lamang. And then dito makikita natin yung application of potential and then kinetic energy pagdating sa mga gitong bagay, just like yung nakikita ninyo sa pendulum na yan. I think pendulum, no, kasi makikita natin yung presence ng potential and then kinetic energy din dito. So I just want to introduce a lesson by the game called Sepak Takraw. Puro tayo mga laro recently, no, yung una siya to. Next naman sa momentum, meron tayong marbles. Dito naman sa transformation of energy, napunta naman tayo sa sepak takraw. So, the game started with a powerful kick from their team sending the rattan ball up above the ground. Following the ball spot, the opponents waited for the ball and received it by giving a kick. The initial kick provides a large change in the velocity of the ball. This large velocity is due to the work applied on the ball, which corresponds to a large amount of kinetic energy. As the ball moves up, the kinetic energy decreases, but since the height from the reference point is increased, the ball gains potential energy. Alam naman natin yan, no? Nung simula na tayo ay graded pa lamang, no? Kung medyo nakalimutan nyo po yung ibig sabihin ng potential at kinetic energy, balikan natin yung mga videos natin kung kayo ay graded pa lamang po, no? Sa concept of energy. So, ito yung two basic types of energy, which are the kinetic and potential energy. At maximum height, the ball has a maximum potential energy with a minimum kinetic energy. However, due to gravitational force, the ball starts moving down, losing its potential energy while gaining kinetic energy. Thus, potential energy is transformed into kinetic energy as the ball moves down because of gravity. So, then, if you can still remember your lesson about kinetic energy, potential energy, and work energy theorem in grade 8, it says that, nakalimutan ko maglagay ng tidi ito, it says that when conservative forces act on a system, the mechanical energy of the system is conserved. This means that the sum of the kinetic energy at and the potential energy at any point along the motion of the object is constant. To understand this further, study the diagram. Ayan, nakikita ninyo dyan, no? So I will put this up within 10 seconds para aralin natin na maigi. Ayan. So, ayan na po. So, meron tayong following data na dito sa baba na naka-record na. No? So, according to its points, no, kailangan natin alamin yung kanyang height at yung speed. And then, meron tayong given value ng mass, which is the constant value. Kung pag hindi ko siya isinama, nilagay ko na lang siya sa taas as a hint. So, yung value ng mass natin is 500 kg. So, may nag-gather tayong data na height at saka speed. So, kailangan natin alamin yung kanyang potential energy at saka kinetic energy as well as yung kanyang mechanical energy. So, bago muna tayo mapunta sa mechanical energy, hindi natin masasagutan ng mechanical energy kung hindi natin alam ang value ng potential energy ng at saka kinetic energy ng point A, B, C, at saka D. So, sa potential energy, kailangan natin makuha yung mass multiplied by acceleration due to gravity multiplied by height. And then, yung kinetic energy naman, may ibang textbooks ang ginagamit na formula is 1/2 mv². Pero ang ginawa ko, mv² / 2, kasi ganun lang din naman yun. And then, sa pagkuha ng energy, either potential, kinetic, or mechanical energy yan, joule ang kukunin, yung mismong unit na gagamitin natin. So, kinalculate ko na lang, no, para mas mapabilis tayo, no, instead of magkocompute pa tayo na magkocompute, since alam nyo naman na yan, nung kayo grade 8 pa lamang at meron na kayong guide kung paano siya i-compute. Ito yung nag-gather kong mga answers, no. And then, sa mechanical energy naman, kailangan natin makuha muna yung potential energy at saka kinetic energy at kailangan natin ipag-add sila para makakuha tayo ng mechanical energy sa point A, B, C, at saka D. So, ganun lamang po. So, in summary, yung mechanical energy is the sum of potential energy and kinetic energy of an object at any given point. What did you observe on the mechanical energy of the cart while it made its route within the track? So, based on the given data, the mechanical energy of the truck did not change at any point. This occurrence follows the conservation of mechanical energy. This states that at every point, the mechanical energy of the system is conserved or remains constant. So, ayun po yun. So, pag bakit po nakita natin na kinetic energy is tumataas,
sabihin natin na bumababa, no? O nagde-decrease yung potential energy niya. And then kapag nandito na siya sa taas, or nandito na siya sa rurok, no? Yung potential energy naman ang mag-aano sa kanya. Mag-a-arise, and then nag-decrease or wala yung kanyang kinetic energy. And then sa mga pagbababa na siya, I think magiging both yung or na-conserve, no? Na-conserve nga ba? Or ang nangyari dito is naging pantay, no? Sabi natin naging pantay yung value na kinetic and potential energy, that because of this. So, yan, na-apply na natin yung conservation of mechanical energy base dito sa image or yung figure na nakita natin dito. So, kung meron kayong mga clarifications or concerns or mga questions, leave a comment below. And then, ayun lamang po, no? So, abang-abang tayo sa mga susunod na upload. And then, that's all for today. Bye!